Ayan, magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, at sa lahat ng ating mga supporters, subscribers, and followers. Ayan, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, ay ako, magkakataon nyo na ng mag-subscribe at para updated kayo sa ating mga latest na ina-upload dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ayan, so ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa kahapon lang or kagabi lang ang birthday ng tatay ni Carlos Yulo. Ayan, syempre syempre pag birthday, naghahanda, nag-celebrate, ayan, nagpapakain ka sa mga kaibigan mo, sa kapitbahay mo, of course, sa pamilya mo. Pero iba naman itong si Papa Andrew, ang papa ni Carlos Yulo, dahil siyempre, marami pa silang mga obligasyon sa buhay, marami pa silang pinagkakautangan, marami pa silang binabayaran. So, hindi pa sila ganun ka pwede maghanda ng pabongga. So, ginawa lang ni Father, ni Mark, ay ito pa lang si Angelica. Palibasa si Angelica, madiskarte talaga sa buhay. Ang ginawa niya, nagluto lang siya ng mga spaghetti, tsaka yung mga ano lang. Kasi pang kahit dun sa yung mga ka-office mate ni Mark Andrew, mabigyan lang niya ng konting merienda. Yun, merienda. Pero wala talaga silang handa at walang panghanda. So kasi nga sabi nga ni Mrs. Yulo, ni Angelica, ano ba ang uunahin mo, ang panghanda o ang pag-celebrate o yung pang-araw-araw na pangangailangan nila? So tama nga naman na siyempre ano ba ang uunahin mo? Ang pamilya mo muna, kasi magse-celebrate kaya wala ka namang talagang pera, 'di ba? So ang point dito, meron naman talagang pera sana, kasi siyempre si Carlos Yulo ay may hundreds of millions na pwede niyang i-celebrate talaga ang father niya ng isang magarbo at napakagandang birthday celebration, dahil ito sana yung unang birthday ng tatay niya na sa pag-after niya manalo ng gold medal sa nakaraang Paris Olympics. Pero nasaan si Carlos? Nasaan siya, di ba? Wala siya. Walang appearance, walang no show. Hindi man lang siya nagparamdam. Pero may mga chismis ako, ha. May mga chismis ako na sagap. Ito mga chismis. O kumapit kayo dahil may chismis akong nasagap. Parang or something kay father na hindi ko alam na yung hindi ko alam kung anong, basta isang maliit para, diba, magpasalamat pa rin kung may regalo o ano. Pero gusto sa kanyang tinatamasa ngayon na kasikatan, tinatamasa niya ngayon maraming pera. So dapat hindi lang dapat ganun ang ibigay niya sa father niya, di ba? So kung ako noon, talagang binigyan ko talaga yun ng bonggang celebration, di ba? Kasi si father, love na love talaga niya si Carlos, di ba? Nakita niyo naman nung dumating si Carlos at nag motorcade, talagang andun siya sa baba ng kalsada, nagwawagayway, anak, kaya nagsisigaw siya ng anak, ganyan. Tapos meron siyang placard na yung mga kaibigan niya na, Carlos, andito ang papa mo. So, yun yung talagang humuhos talaga ang emosyon ng tao nung nakita yung banner nila na andun yung father niya. So, ito talaga si Mark Andrew, talaga sobrang love na love niya talaga si Carlos. Kaya parang isa siya sa nahirapan. Hindi lang si Angge, kundi si, hindi lang si Angelica ang nahirapan. Maging ito, tahimik niya na nilalabanan niya yung mga nangyari sa kanila. Dahil, syempre naman, anak nila yun. Kahit pa paano, mahal na mahal nila yun. At wala silang
karapatan na tumanggi at wala silang karapatan na itakwil dahil anak nila ito. So, lihim nilang nilalabanan yung kung ano yung nararamdaman nilang sakit nung time na yon na hindi nila nayakap, hindi nila na halikan ang kanilang anak, di ba? Kasi bilang magulang, mahalikan mo lang, mayakap mo lang ang anak mo, sobrang pasasalamat mo na, sobrang ang parang blessed na blessed ka na, di ba? Parang hindi mo na maramdaman yung, hindi mo na maipaliwanag yung nararamdaman mo dahil sa sobrang kaligayahan. So, yun ang point ng mga magulang na kapag yung mga anak naging successful, parang sila na rin ang naging successful. Tandaan nyo yan. Kapag ang mga anak nyo ay successful, ang nararamdaman nyo rin sa buhay nyo ay successful din. Kasi sila yung ano mo, sila yung bunga ng inyong pagmamahalan, sila yung bunga ng inyong mga siyempre pinaghirapan dahil napalaki mo yan, pinaghirapan mo yan, di ba? Na ano ako. Pero ang point dito, sana man lang nagkusa si Carlos na tawagan si Papa niya. Sana tinawagan si Papa niya kasi as of this time, hindi ko pa naman nakakausap kung kagabi ba tumawag o anong ginawa. Pero sa pagkakaalam ko talaga, walang party. Walang party, walang celebration, wala kahit ano. Kasi tinatanong ko pa ulit-ulit si Angge na may celebration ba? Wala. At isa sa mga dahilan din kung bakit walang celebration dahil apat pala yan sila na sa loob ng bahay, apat sila na puro October ang birthday. So, yung lola niya, yung tatay niya, si Mark Andrew, at isa pa. Pero apat yan sa pamilya ni Angge na may birthday ngayong October. So, sabi nga ni Angelica, kung hahandaan ko sila, sana kukuha ng pera. Ano ako mayaman, di ba? So, ganun na lang. Sabi nga ni Angelica, lilipas din yan. Di ba? Sabi nga niya, pag birthday daw niya, sabi ni Angelica, naglalaba lang siya. Di ba? Parang ordinaryo lang sa kanya yung birthday. Kumbaga, ganun naman talaga tayo mga mahihirap. Hindi naman natin iniisip kung ano yung panganda. Iniisip natin kung anong makakain natin kinabukasan, kung anong makakain natin ng pamilya natin, kung anong pwede natin i-serve sa pagkainan. So, yun yung iniisip natin. So, tama lang naman na yung decision ni Angge na huwag nang mag-celebrate, huwag nang maghanda. Pero yung pwede naman siguro yung magsimba, di ba? Kasi kung wala naman talagang pera, huwag pilitin, di ba? No, pero kung tutuusin, meron, di ba? Meron kayo ba? Kayo ba kung birthday nyo, natitiis kayo ng mga anak nyo? Sino dito ang comment nyo kung sino dito ang mga magulang na kapag birthday nila, hindi man lang sila nababati ng kanilang anak? O, meron kaya dito? So, tingnan natin kung meron, di ba? Pero kung meron, ipagdasal na lang natin na sana matauhan sila, sana maging maayos ang buhay nila, sana maging successful pa sila, kasi baka pag super successful na sila sa buhay ay maging maalala nila tayo, maalala nila yung mga magulang nila na nagpalaki sa kanila, maalala nila na meron pala silang pagkukulang sa kanilang mga magulang. So, pagdasal na lang natin. So, alam ko pinagdadasal din ni Mark at saka ni Angelica yung anak nila na si Carlos, kasi nga siyempre wala sa kanilang mga pangangalaga. At pinagdadasal din nila na sana maging okay lang ang maging takbo ng buhay niya, kasi mahirap kapag wala ka ng pamilya at masangkot ka pa sa hindi magandang issue, hindi magandang nangyayari. So, tama lang na ipagdasal niyo na lang dahil darating ang oras din magkakaroon ng space din yan. At alam ko si Carlos andyan lang yan, at kung sakaling magkaroon na siya ng pagkakataon, pag na babanggit ko si Carlos, naiiyak ako. Diba? Pag andyan na yan si Carlos, pag naliwanagan na siya, malamang pupunta at magsasorry yan, pupunta at
maghihingi ng sorry yan doon mismo sa bahay nila. Kasi welcome pa naman sila eh, di ba? Welcome pa naman nila si Carlos anytime na gusto mo pumunta ni Carlos sa bahay nila. Welcome at hindi pwedeng pagsarahan siya ng pinuhan. Yun lang po ngayon mga kaibigan ang ating topic for today's video. At paalala ko sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo ha para updated tayong lahat. Maraming salamat! Bye-bye!